Ang sabi ng matatanda, kailangan nating maging mabuting huwaran sa mga bata. Kaya lang minsan dala ng hindi maiiwasang sitwasyon at hindi kontroladong pagkakataon, nagiging masamang tao tayo. Ikaw, naranasan mo na bang pamarisa ng bagong henerasyon ang mga kasalanan na nagawa mo noon? Mahirap naman talagang maging perpektong tao at wala rin namang hindi nakagagawa ng pagkakamali sa atin. Kaya nga minsan bago natin husgahan ang ating kapwa ay matuto muna tayong manalamin. Mga kapusang story ang tampok natin para sa araw na ito ay galing sa ating letter sender na si Susan. Na kung kailan naman naisip niyang magbagong buhay na, ay saka pa siya mumultuhin ang kanyang kahapon sa katauhan ng kanyang anak na si Shamara. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories Number 1. Dear Papa Dudut, ngayon pa lamang ay nais ko na magpasalamat sakaling mapili ninyong itampok ang storya ng buhay ko. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Susan. 45 years old, taga Novaliches at kasalukuyang unemployed dahil pansamantalang natigil ang operasyon ng patahian na pinagtatrabahuhan ko noon dahil sa pandemic. Kaya naman para mabuhay sa araw-araw ay gumagawa ako ng mga pastries na ibinebenta ko online. Bukod doon ay nagtatahi din ako ng mga shorts at sando mula sa mga ritasong pinapakyaw ko at ibinebenta ko rin para naman may mapagkakitaan ako. Mag-isa na lamang kasi ako sa buhay ngayon, Papa Dudut. Matapos kong palayasin sa pamamahay namin ang kaisa-isa kong anak na si Shamara. Palibhasa, 5 buwan na ang nakakalipas nang magkaroon kami ng matinding pagtatalo. Nanauwi nga sa tuluyan naming paghihiwalay ng landas. Aaminin ko na sariwa pa rin sa akin magpahanggang sa ngayon. Yung sakit at pagkamuhi ko sa sarili kong anak nang dahil nga sa skandalong kinasangkutan naming mag-ina. Subalit bago ko yon banggitin ay nais ko munang ikwento ang tungkol sa aking kabataan at kung bakit masasabi kong hindi rin ako naging mabuting huwaran sa anak ko. Papa Dudut, 19 years old pa lamang ako nang magrebelde sa mga magulang ko. Sa edad kong yon ay na-engage ako sa premarital sex. Hindi niyo ako masisisi dahil sa bagay na yon na lamang ako nakakaranas na maging masaya. Palibhasa, lumaki ako sa isang abusado at magulong pamilya. Sa katunayan, lasinggero at masagulero ang tatay ko, samantalang sugarol at chismosa naman ang nanay ko. Kaya nga lumaki rin akong walang direksyon sa buhay at pariwara. Hindi ko talaga inaasahan na gugustuhin ni Lito na maging opisyal pa kami, samantalang kahit wala kaming label ay ginagawa na naman namin yung bagay na eksklusibo lamang para sa mag-asawa. Naisip ko nga noon, ano pa kayang kulang? Naangkin na niya ang katawan ko, pati ba naman ang buhay ko ay gusto pa niyang panghimasukan. Papa Dudut, ayaw kong pumasok sa isang relasyon, hindi dahil sa hindi pa ako handa, kundi dahil alam ko na kapag ginawa ko yon ay posibleng pagsisihan ko yon sa dulo. Sapat ng halimbawa sa akin noon ang mga magulang ko para magambisyon pa akong makatagpo sa isang matinong lalaki. Aminado ako na hindi talaga ako noon naniniwala sa sinasabi ng karamihan na tunay na pag-ibig o happy ending para sa dalawang tao, dahil para sa akin ay kalokohan lamang yon. Hindi ako naniniwala sa konsepto ng pagmamahal, maging sa kasal, dahil hindi naman yon ang nakikita ko sa mga magulang ko. Baluktot ang realidad. Kaya naman mas gugustuhin ko na lamang noon na maging mag-isa kaysa kumuha ng bato na ipupukpok sa aking ulo. Papa Dudut, sa pagdaan nga ng mga araw ay mas napadalas ang pagkikita namin ni Lito at bukod doon ay meron ding nangyayari sa amin. Akala ko dahil nireject ko na siya noong unang beses niya akong iyaing makipag-live-in sa kanya at maging opisyal kami, ay hindi na niya yon itatanong pa. Kaso nagkamali pala ako.
Hindi ko alam kung saang anggulo ng mga sinabi ko noon ang hindi tumama sa kokote ni Lito para muli na naman niyang ungkatin ang tungkol sa nararamdaman niya para sa akin, Papa Dudut. Kaya nga nung araw din yon ay nilayasan ko siya at sinabing ayaw ko na siyang makita pang muli. Sinubukan pa rin namang magmakaawa sa akin ni Lito pero hindi ko na nga siya binigyan ng pagkakataon pa para makabalik sa buhay ko. Minsan na niyang sinubukang kontrolin at makialam sa mga desisyon ko dahil lang sa pagpupumilit niyang lagyan ng label ang kung anumang namamagitan sa amin. Kaya naman hindi ko na nga siya hahayaan pang ulitin yon. Alam ko na parang basura lang na itinapon sa estero ang naging trato ko kay Lito noon pero wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ng mga panahong yon ay madispatcha siya ng tuluyan sa buhay ko. Pagkatapos ko nga siyang iwasan noon si Lito ay hindi na rin ako pumasok sa eskwelahan. Ng mga panahon na yon nasa second year college na ako pero mas pinili ko na lamang ang magtrabaho sa nightclub ng isa sa mga kaibigan ko kung saan ay nagkaroon ako ng ugnayan sa iba't ibang lalaki. 23 years old ako noon nang makilala ko si Rudy. Papa Dudut, ang sarap pala sa pakiramdam na maging malaya. Yung bang tipong nagagawa ko ng lahat ng gusto ko at kumikita pa ako ng pera. Pakiramdam ko noon kaya ko nang abutin ang tuktok ng mundo dahil hawak ko na ang buhay ko. Nang magsimula kasi akong mamasukan bilang waitress sa nightclub kung nasaan ang kaibigan ko na nag-recruit sa akin ay tumanggap na rin ako ng ibang trabaho mula sa mga parokyano nilang naghahanap ng special service. Hindi na bago sa akin ang pakikipag-siping kaya naman hindi ko na nga inatrasan ang oportunidad na mas kumita ako ng malaking salapi. At isa na nga sa mga naging regular na customer ko sa nightclub ay si Rudy. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon at ang pakilala niya ay nagtatrabaho siya sa kasino. Guwapo si Rudy, maputi at matipuno. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya ay ang bigote niya. Gustong gusto ko yon dahil nakikiliti ako kapag dumadapo yon sa kung saang mang bahagi ng katawan ko. Naulit pa nga lang naulit ang unang beses na pag-check-in namin sa motel para may mangyari sa amin ni Rudy, Papa Dudut. Hanggang sa dumating na nga yon sa punto na siya na lamang ang gusto kong kasiping at mas lalong ang nagalakang puso ko nang aminin niya sa akin na ako raw ang dahilan ng pagbabalik niya sa naturang nightclub na pinagtatrabahuhan ko. Kaya nga kahit aliwas noon sa una kong pahayag na hinding-hindi ako papasok sa pakikipagrelasyon ay nahulog pa rin ako kay Rudy. Sa katunayan, pinayagan ko rin siya noong buntisin ako. Kaya lang pag-araan ng 2 buwan, nalaman ko na lamang na ginawa pala akong kabit ng tarantado. Ang sakit-sakit palang pagmukhaing estupida ng taong pinagkakatiwalaan mo ng husto, Papa Dudut. Ganon na ganon kasi yung pakiramdam ko matapos kong malaman na niloko lang pala ako ni Rudy. Kung sa bagay, sino nga ba namang matinong tao ang aamin na meron na siyang asawa at anak na pupunta pa sa ganong uri ng lugar para lamang magparaos ng init ng katawan. Kaya nga aminado rin ako noon na napakatanga ko rin dahil huli na bago ko yon na-realize. Papa Dudut, tulad ng sinabi ko kay Rudy, ayoko sa batang nasa sinapupunan ko dahil magiging cargo ko lamang ito sa paglaki. At sa ayaw at sa gusto ni Rudy, pumunta na ako noon sa kakilala kong aborsyonista para ipalaglag ang bata sa tiyan ko. Kaso kung kailan naman gagawin na yung aktual na proseso ay saka naman ako tinalaban ng konsensya. Kaya naman hindi ko na tinuloy ang plano ko, sa halip ay pinagpatuloy ko na lamang ang pagdadalang tao. Laking tuwa nga ni Rudy sa desisyon kong yon. Kaya kahit nabawal dahil pamilyado na siyang tao, ay hindi pa rin namin tuluyang pinutol ang ugnaya namin sa isa't isa. Oo, pinangatawanan ko na nga ang pagiging dakilang kabit. Naisip ko noon kung gagawa rin naman ako ng katarantaduhan, bakit hindi ko na itodo pa. Mabilis na lumipas ang 9 buwan at isang malusog na sanggol na babae ang naging anak namin ni Rudy, Papa Dudut. Nang mga panahong yon, naging komplikado nga ang munting pamilya namin ni Rudy dahil hindi siya madalas
na namamalagi sa piling namin ng anak ko dahil mas priority niya ang una niyang pamilya. Wala namang kaso yun sa akin dahil hindi nagtagal ay nakasanayan ko na ang ganong setup namin. Ang mahalaga lang naman ay sinusuportahan niya kami ng anak ko lalo na sa usaping pinansyal. Hindi na rin ako nagtrabaho noon sa club, sa halip ay namasukan na lamang ako bilang mananahi. Papadudot, habang lumalaki ang anak kong si Shamara, aminado ako na meron akong nadiskubre sa aking sarili noon. Yon yung kakayahan ko palang maging isang ina. Kaya lang akala ko makukontento na ang anak ko na kami lang ang madalas na magkasama. Pero nagkamali ako. Naniniwala pa rin siya sa konsepto na buo ang isang pamilya kapag may nanay at tatay sa iisang bahay. Doon na nga niya sinimulang kwestiyonin ang dahilan kung bakit hindi namin madalas kapiling ang tatay Rudy niya hanggang sa kinalakhan na niya ito. Lumipas ang mahabang panahon at tumungtong na nga sa edad na 21 years old si Shamara. At paulit-ulit pa rin niya akong tinatanong kung bakit may mga pagkakataon na hindi nakakapunta sa mga espesyal na okasyon sa bahay niya ang ama niya, Papa Dudut. Pero hindi ko naman yon masagot ng diretso dahil ayokong isampal sa pagmumukha niya na hindi siya priority ng tatay niya kesyo meron nga itong mga anak sa una nitong pamilya. Hanggang sa sumapit ang araw na kinakatakutan ko, ang malaman ni Shamara ang katotohanan. Hindi yon ang unang beses na nagtalo kami ng anak kong si Shamara dahil habang nagkakaedad siya ay parang nakikita ko sa kanya ang sarili ko noon, Papa Dudut. 21 years old pa lamang siya pero matatas na siyang sumagot-sagot sa akin at mas lalong ang naging malakas ang loob niyang lapastanganin ako bilang nanay niya. Matapos niyang malaman na pareho kaming sampid sa buhay, may pamilya ang Daddy Rudy niya. Masakit para sa akin na sumbatan at pagsalitaan ng hindi magaganda ng sariling anak. Pero pakiramdam ko ay deserve ko ang bawat katagang punong-puno ng galit at pagkamuhi na sinabi sa akin ni Shamara noon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako naging mabuting huwaran sa kanya bilang isang nanay dahil sa mga kasalanan namin ng tatay niya. Kaya nga hindi ko na rin napigil ang kamuhian at sisihin ang sarili ko ng mga panahon na yon. Papa Dudut, akala ko ay hindi magtatagal ang pagtatampong yon sa akin ni Shamara. Akala ko pagkalipas ng ilang araw ay magkakabatirin kami katulad noong kapag nagtatalo kami o may hindi pinagkakasundo ang bagay, subalit nagkamali pala ako. Lumipas ang ilang araw at linggo, napansin ko na lamang na hindi na madalas umuwi sa pamamahay namin ang anak ko. Kung umuwi man siya, nandyan yung lango siya sa alak. Sinasaway ko siya at pinagsasabihan pero madalas niya akong pagdabugan o di kaya ay pagsarhan ng pintuan ng kanyang kwarto. Nang mga panahong yon ay tuluyan na nga rin kaming tinatuan ni Rudy bilang mag-ina niya. Matapos mabuking ng asawa niyang si Gigi ang pagkakaroon niya ng anak sa ibang babae, Papa Dudut. At lalong kumulo ang dugo ni Rudy nang malaman niyang kagagawa ng magaling naming anak na si Shamara ang pagkakabuking niya. Paano ba naman, matapos malaman ang anak namin ang tungkol sa pagiging kabit ko ay bigla na lamang itong sumulpot sa pamamahay ng unang pamilya ni Rudy. Dalang mga ebidensyang nagpapatunay na bunga siya ng pagiging makasarili at walang hiya namin ang tatay niya. Ni sa hinaga pa ay hindi sumagi sa isipan ko na mas magiging malala pa sa akin si Shamara. Para bang mas pinapatunayan pa niya sa akin na numero uno siya pagdating sa pagrebelde kumpara sa akin noon. Sa kabila nga ng konsumisyon at sunod-sunod na problema ko sa anak kong si Shamara, hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos na mag-isang harapin ng pagsubok sa buhay ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Papa Dudut, dahil nakilala ko nga si George, nagkataon naman na bagong cook siya sa kantin ng pinagtatrabahuhan kong garment factory at malimit na sa kanya ako nakakapaglabas ng sama ng loob at hinaing tungkol sa personal kong buhay, hindi rin lingid sa kaalaman niya ang isyo ko kay Shamara at kay Rudy. At kahit na sa gulang niya noong 33, hindi hamak na mas bata sa akin ng 10 taon dahil nasa 40 years old na ako ng panahon na yon.
ay hindi pa rin naging hadlang ang mga edad namin para magkaroon kami ng koneksyon sa isa't isa ni George. Na di nga nagtagal ay lumalim at nauwi sa pag-iibigan ang aming pagkakaibigan. Papadudot ng unang beses na may mangyari sa amin ni George. Aaminin ko na pakaramdam ko ay bumabata talaga ako ng 10 taon. Palibasa noon na lang din kasi nadiliga ng tuyo at tigang kong pagkababae. Malaking bagay na dumating sa buhay ko si George dahil muli niyang binuhay ang init na matagal nang namatay sa kaloob-looban ko, Papa Dudut. Kaya nga kahit pinapasakit ni Shamara ang ulo ko, pinapasarap naman ni George ang bawat gabi ko. Doon na nga rin kami nag-decide na magsama sa isang bubong pagkaraan ng ilang buwan naming pagiging magkasintahan. Sa apartment na tinitirhan naming mag-ina ko, ibinahay si George dahil ng mga panahon na yon ay wala naman siyang sariling tinutuluyan. Sa madaling sabi, naging sugar mommy din ako ni George dahil sa mga pera at regalong gamit na ibinibigay ko sa kanya. Sa edad kong yon ay hindi ko naakalain na muli akong mai-in-love. Na muli akong magmamahal at makakaranas na mahalin pabalik. Bagaman bago naman akong muling pumasok sa pakikipagrelasyon ay sinigurado ko munang walang sabit si George katulad ng demonyong si Rudy. Dahil nga sa madalang na pag-uwi sa bahay ng anak kong si Shamara ay mas nagkaroon kami ng kalayaan ni George na gawin ang mga bagay na gusto namin. Lalong-lalo na nga ang tungkol sa usaping pagsisiping. Nandyan yung sa kung saan saang bahagi ng pamamahay may nangyayari sa amin. At noon ko lang naranasang maging masaya at makumpleto ang pagkababae ko, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay naabutan kami ni Shamara na may milagrong ginagawa sa sofa ng sala namin. Pero imbes na magkaroon ng sigawan o kahit na anong drama, tiningnan lang kami ng anak ko na parabang diring-diri siya sa amin. Nang mga sandaling yon ay nagbihis lang kami kaagad ni George at matapos noon ay formal ko na nga siyang pinakilala sa anak ko bilang boyfriend ko. Papa Dudut, sarkastiko lang noong natawa si Shamara at sinabihan ako na habang tumatanda raw ako ay palala ako ng palala. Siyempre nagalit ako dahil pinahiya niya ako sa harap ng boyfriend ko, pero bago pa kami magkagulong mag-ina ay inawat na kami ni George. Nagdaan pa nga mga araw, mas naging malayo kami sa isa't isa ni Shamara. Pero sa kabila ng lahat ay sinubukan ko pa rin magpakananay sa kanya. Katwiran ko, may pakialam ako sa kanya hanggat nakatira pa siya sa pamamahay ko. Akala ko manhid na ako sa mga masasakit na salitang sinabi sa akin ng anak ko noon, pero hindi pa pala, Papa Dudut. Matapos nga ang pagsasagutan naming mag-ina, ng araw na nakitaan ko siya ng kiss mark ay tila sinampal ako ng realidad na minsan ay naging katulad din niya ako noong kabataan ko. Naging pariwara at mapusok. At bilang nanay niya, ayokong tularan niya ako dahil nga sirang-sirana ang buhay ko ng mga panahong yon. Kaya nga mas lalo kong sinubukang magbagong buhay at maging mabuting huwaran para kay Shamara, Papa Dudut. At mabuti na lang dahil tinulungan ako ni George na makabawi sa anak ko. Alam ko na hindi pa huli ang lahat para lumaki siyang disente at nasa maayos na estado. Malayo sa kung ano man ang kinalakhan ko. Kaya nga gano'n na lamang ang pangaral ko sa kanya sa kabila ng hindi namin madalas na pagkakasundo. Akala ko sapat na yung effort na nilaan ko para maituwid ang landas ng anak ko. Kaya lang iba rin magbiro ang tadhana. Dahil hindi ko akalain na masisikmura ni Shamara na taluhin ako na mismong nanay niya nang maabot ng kung may ginagawa silang milagro ni George. Papa Dudut, alam ko na makasalanan akong babae sa nakaraang buhay ko. Pero pinipilit ko namang magbagong buhay ng panahong yon. Kaya lang iba rin talaga maglaro ang kapalaran. Dahil nga sa nangyari, pakaramdam ko ay pinagpira-piraso akong buhay. Pakaramdam ko ay sinaksak ako ng patalikod, ginilitan ng leeg at nilublob sa kumukulong tubig para malunod at mamatay. Sobrang sakit. Apak na apak ang pagkatao ko dahil ang gumawa pa ng ganong uri ng kataksilan ay ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Nang mga panahong yun ay gusto ko na lang maglaslas ng pulso o di kaya magbigti dahil sa labis na kapighatiang nararamdaman ko.
Yun na nga ba ang karma ko dahil sa hindi pagiging mabuting ehemplo sa anak ko? Pero biktima lang din naman ako ng pagkakataon at hindi ko naman kontrolado ang sitwasyon. Hindi ba pwedeng maabswelto ako sa kasalanang hindi ko naman ginusto? Papa Dudut, yun yung paulit-ulit na tanong sa aking isip. Magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin mahanapan ang sagot yon. Palibhasa, sariwang sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari at walang gabi ang nagdaan na hindi ako umiiyak at hustong nagsisisi. Kung maaari ko lang ibalik ang kabataan ko ay pipilitin ko na lamang na maging matuwid. Siguro kasi kapag nangyari yon, hindi ako magiging masamang huwaran para sa anak ko. Pero ano pa nga bang magagawa ko ngayong nangyari na ang lahat ng ito sa buhay ko? Masakit para sa aking isipin na mas pinili ko na lamang na maghiwalay muna kami ng landas ng anak kong si Shamara matapos ko nga silang palayasin ni George. Pero umaasa pa rin ako na balang araw ay mapatawad namin ang isa't isa kahit na sa ngayon ay suntok pa rin sa buwan na mangyari yon, Papa Dudut. Marami akong mga bagay na pinagsisisihan subalit sa kabila ng lahat. Araw-araw ko rin namang pinipiling magbagong buhay. Alam kong magiging mabuti rin sa akin ang langit at sa huli ay magiging maayos din ang lahat. Papa Dudut, maraming salamat sakaling mapili ninyong itampok ang story ng buhay ko sa programa ninyo. Sana kahit papaano ay kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Sa buhay, importante talagang magtanim tayo ng mabuting punla upang mabuting prutas din ang ating aanihin. Ang inyong forever kapuso, Susan. Kahit sinong magulang ay hindi ginusto na mapariwara o maligaw ng landas ang ating mga anak. Kaya nga karaniwan na sa atin na ituwid ang daang tinatahak nila habang sila'y musmus pa lamang. Pero minsan may mga bagay o pangyayari na hindi na natin kontrolado o wala na sa ating mga palad ang mga susunod na mga mangyayari. Magkaganon pa man, huwag pa rin tayong tumigil sa paggawa ng mabuti upang sakaling maligaw man ng landas ang ating mga anak, magsilbing liwanag naman sa kanila ang mga mabubuti nating gawa upang pamarisan at gawin nilang huwaran. Mga kabarangay, bagaman malungkot at masakit ang kwentong binahagi sa atin ni Susan, sana po ay may napulot pa rin tayo na aral sa bawat pangyayari ng kanyang buhay. May mga pangyayari po sa nakaraan na hindi na natin mababalikan pa, kaya nga dapat nakatingin na lang tayo sa kasalukuyan. Huwag na huwag tayong huminto na gawin ang mga tama dahil araw-araw ay nabibigyan naman tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito po sa Barangay Love Stories No. 1.